Good morning mga kabrad. Dito na naman tayo. Gagawa tayo ng episode para sa panangalayaan natin ngayon. It's almost 11 o'clock and hope so everything will be fine. Iyang ingredients natin ngayon, now we start for... Ano bang lulutuin natin, Mama? Adobong kangkong. Adobong kangkong. Anyway, magluluto si Mama Jean ng adobong kangkong, tapos mag-iihaw daw ng tamba na... Ano yun? Tamba na... Ano tawag yun? Tuloy. Kasi iba kasi ang itsura ng tamba eh. Malapad ang mukha, triangle ang ulo, pero yung tuloy, bilog yung likod. Kaya pag sinabing tamban, original na tamban, malapad. Pero pag bilog ang likod, yun ang tinatawag na tuloy. Anyway, titingnan natin kung paano gagawin ni wifey yung mga ingredients niya para sa lulutuin naming pananghalian. Ito yung tinatawag na gulay na bisaya. Kay mga bisaya man mi. Ito. Unang gagawin, himay-himayin yung kangkong. Yan. Himay-himayin, ilagay sa lagayan. Ito pala ang lagayan. Yan. Panilagang. Saka yung okra, pampadulas. BG muna tayo ngayon, BG. Vegetarian, kasi wala nang ulam, wala pambili. Taghirap. Taghirap ngayon. Anyway, I'm watching the episode of Sabong Pinas. Ito siya ngayon, oh. Ang kulit, oh. I'm watching. Yan. Episode ng Game Farm, si Sabong Pinas. Shout out, Idol. Yan. Harvest namin yan sa aming mga taniman. May taniman kami sa labas. Sa next episode natin, ipapakita ko sa inyo yung mga taniman namin. Marami na. Anyway, ito pala yung almusal namin ngayon. Tira-tira. Saka yung juice. Yan. Yun yung mga almusal na tira-tira. Yeah, go still continue watching for Sabong Pinas kasi makulit. At in future, ito yung magiging plano ko. Before the end of 2021, hopefully. Magiging okay na ang aking plano. But still, ito. Continue sa paghimay ng gulay, kangkong. Yan. Harvest sa gulay yan. Kahit mainit, maraming gulay. Yan na, kasi wala ng pera eh. Gulay na lang eh. Ayan, si Mama Jean, nangayayat na oh. Kasi wala na pambili. Taghirap na dito sa Qatar. Yan oh. Yan. Saka yung almusal namin, oh, yan oh.
birthday kasi ng anak ng sama namin dito si Kapuka, yung may-ari ng bangka na ginagamit ko. Birthday noong nakarang araw. Ayun. Kaya almusal. Tingnan mo naman yung kamatis dito. Napakalaki ng kamatis. Yan. Pag iba to sa iyo to, medyo bukol ka ng kunti sa laki. Hindi naman masyadong malaki kumpara sa atin diyan sa Pinas. Alam, kasi laki lang ng julin ito, ang laki. Isang kamatis lang, solve ka na. Imelda, Wallace Marcos. Saka one time, may papakita ko dito yung talong. Malaki pa sa hita. Sa hita ko yung talong. Anyway, ito pala yung lulutuin namin. Ito yung pinaka-kitchen namin. Saka ito yung ipaparis namin sa gulay. Yan, tamban. Tamban sa Tagalog, pero sa amin tuloy. Iihawin namin ito. Wow, wow. Natakpan mo na kasi baka lalangawin. May wifey naghanda ng uulamin. Okay. And a few later, malalaman natin yan. Ito, manok na chicken. Adubuhin. Adubuhin ang manok na chicken. So, she's preparing the ingredients of manok. Actually, hindi sa amin yan. Nagpapaluto lang yung kasama namin kasi ano sila eh, online yung trabaho nila. Nagpapasama na lang sa pagluto. Fried chicken na manok. Inshallah. Kita ko pala sa inyo yung mga gulay namin. Ito, mga gulay. Preparation po sa ating sausawan, ito po sili, sibuyas, lemon at saka sibuyas na dahon. Yun po ang ating sausawan sa ating inihaw na tamban. Yun ang aming pananghalian ngayon dahil nagkakaroon na kami ng pakpak. Pakpak sa manok. Kaya tamban ngayon. Kasi nangangati na ako eh. Araw-araw na lang manok. Dahil hindi na kami nakakapag-fishing. Dahil mainit at hindi kaya ng powers. Kaya ang gagawin ngayon ay mag-iihaw kami maya-maya konti kasi may nagluluto pa sa kusina. At ako ang mag-iihaw. Iihawin ko ang tamban para sa aming pananghalian. Anyway, I'm watching also sa YouTube yung mga nagpi-fishing. It's my favorite daily watch. Yung mga nag-YouTube. And I'm watching also the episode of Harabas. Ngayon nanghuli sila ng Malabanos sa Bisaya, Panangitan.
Kaya medyo araw-araw din ako nanguli ng mga episode ng Harabas. Kaya kami-kami na lang muna. Pero mamaya, pag-uwi namin, natin ko namin yung mga ano, sila yun. Pinapakita dito kung paano sila manghuli ng panangitan, as in Malabanos in Tagalog. This is from Harabas at Mindoro. Yun yung mga gamit nila. At a little bit picture kung ano mga gamit nila. Huwag ito, huwag matali ng Malabanos. Basta matabi niya yan. Yan o. Sarap. Pangalit ah. Subo natin guys. Yung butas ng Malabanos ito guys, sobrang lalim. So gagawin natin. Papasok natin talaga yung itong kumain sa loob ng kanyang butas. Sa kaya ng kinu ng maisi kong braso. Pag sinabi yung nagpahay, makapula yung lali. Habang braso eh. Bukod ng Malabanos. Bukod niya nakapak niya na yung uso ng Malabanos eh. Tulad dyan ka pala. Yan, sinisisinan niya para ipasok yung pain sa loob. Tapos pagka pagkapasok natin guys yung kumain sa ilalim, ikakawag-kawag natin yun o gano'n. Tapos bubulabugin natin ganyan yung ilalim. Yan. Para maramdaman niya na mayroong something sa ibabo. Kasi malalim yun. Tapos kukuha tayo ng putik. Ito na laglag. Ito halimbawa, hindi na siya nakakabit. Nakakabit dito mamaya. Sisilihin niya. Kinagat na siya. Kinain. Stalin natin itong dulo dito. Yan na. Bilog. Paghuli na ng Malabanos at Sinpanangitan kung paano nila huli. Enjoy na enjoy ako manonood nito. Shout out Harabas. I like your episode sa Malabanos. Yun na yung mga favorite na mga episode ko. Kay Harabas, Sabong Pinas, at saka kay Sue Word, kay Jobber Snapper, puro makukulit. Anyway, we're just waiting for our turn to cook. Mag-iihaw po tayo ng tamban at medyo may nagluluto pa sa kusina. We're waiting for a few minutes and it's our turn. Isa pa. Isa. Pero ninyo niya. Ninyo na po. Uy!
Dali. Exciting masyado to. Kaya lagi ko to pinapanood. Actually sa Pilipinas, sa amin na madalang lang pero nang habol ng tao itong malabanos na ito. Matatapang itong isla na ito. Laki. Kaya enjoy na enjoy ako pag napapanood ko yan. Sa buong araw, pag di off ako, yun ang napapanood ko. Kadali pa guys. Nag-outdoor na. Oh, excited kasi. Ang sarap panoorin. Kadali pa na. Anyway, soon, pag uwi ko, itatry ko rin yan. Kasi familiar sa akin kasi kung paano manghuli. Anyway, it's my turn to cook. We're going now to the kitchen. Okay. My wife is calling me to cook now. Ah, ito pala yung mga fishing rod ko. Ayan, sa taas. Hindi lang nakapag-fishing. Okay, it's going. It's time to cook. Hello, hello, hello. Hello. Oh, my wife is just cooking also. What is that? Escabeche or sweet and sour? Escabeche. Escabeche. Okay. Iniinit na natin yung ating ihawan. Try kung mainit na ba. Wala pa. So medyo mainit dito sa kusina. Kaya kuntintiis lang, papawisan talaga pati sinit natin dito. Kasi napakainit. What to do? We need to eat for lunch. Kasi nagugutom na. Okay. Ito ako. At ito ulit ang ating lalatuin. Yan. Ang tambay. At lulutuin natin dito. Lagi na ba naasin yan? Ito? Para didikit ang ating ihawin, lagyan natin ang asin, ang ating ihawan. Yan, that is the procedure. Lagyan ng asin para hindi didikit ang ating ihawin at tambahan. Kaso lang, after natin mag-ihaw, mangangamoy din tayo ng tamban. But it's okay kasi busog naman. Ayan, umiinit na, umuusok na. Okay, maglalagay tayo ng isang piraso muna. Testing. Ganyan lang. Ito pa. Tamban sa English pa tuloy yan. Mga after 5 minutes kailangan ibaliktad natin yung isda, hindi yung ihawan. Yan, umuusok na ang isda, maluluto na siya. At the same time, mag-adobo din pala ng kangkong si Wifey. Yan, antayin natin para uminit ang kawali.
plus nag-uusok na yung nihaw. Yan. Okay. Lalagyan ng mantika kasi mainit na. Yan, lalagyan ng mantika para mag-isa. Na, pero itong hamban ko, it's about to gulong-gulong na baliktad kasi loto na siya. Ayan ang kulay. Yan na. Sarap's. Aywa. Kasarap sa inihaw na tamban. Saan ka pa? Yan. Ayan na. Mag. Ayan. Bawang. Simple lang, lutong Bisaya. Ayan si wifey. Oh. Ayan, ilagay si buhay siya. Inisan na lang. Galit. Kasi sobrang init. Ayan o. Oh. Galit si wifey kasi sobrang init daw. Ayan, inisan na lang. Ayan, ginisa. Kunting halo. Tapos maya-maya, ilalagay na ang kangkong. Tapos ilagay ang konting manok. Parang ano siya, pampalasa. At konting halo para maluto. Yan. Inalo na rin. Lagyan ng cubes. Yun, pinisa na. Natin. At ngayon ay lalagyan ng paminta. Yan. Lagyan ng magic parat. Pampalasa. Boom. Tapos, nalagyan ng toyo. Pero ang aking inihaw ay nangangamoy na. At yan na, nilagay na ang kangkong. Tapos, tatakpan ng mga ilang minutes. 5 minutes. Then, we'll see kung anong resulta. To make it short, luto na ang aking inihaw na tamban. At nag-aantay na lang ako sa dito. Pag naluto at kami ay kakain ni wifey. And of course, luto na. Ito na ang resulta ng aking inihaw, tamban, adobong kangkong, iskabitsi, daw, panghimagas na mangga, at ito ang sawsawan plus kanin. At yan si Tang.
Yan, ito naman si YP. We are preparing sa lunch. Lunch time na. Okay. Okay, mga kabrad, at kami ay kakain na. At di ko pwedeng ipakita kung paano kami susubo, kasi baka sabihin nyo wala kaming ganang kumain. Okay, bye bye muna. Okay mga brad, tapos na po kami kumain. Ayan, nagdidikpit na. Ayan. Si wifey nanghihimagas pa ng mangga. Thank you Lord sa mga biyaya na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito, at sa darating ng mga araw sana tuloy-tuloy ang pagbigay mo sa amin biyaya, at ilayo mo kami lagi sa kapawagan. Maraming 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 salamat po.